Pwede bang mag-alaga ng Stiglas B malapit sa palayan? Ito ang tanong na ating sasagutin sa episode na ito. Ang inyong nakikita ay isang malawak na taniman ng palay sa bandang ibaba. Ilang hakbang lamang mula dito ay inyong makikita ang mga colonies ng Stiglas B. Sa bandang Silangan at sa bandang Kanluran ay mayroon pa ring malawak na taniman ng palay, subalit ating makikita ang mga colonies na ito na nakahanay at sila ay maganda ang kanilang kalalagayan. Ang mga colonies na ito ay nakadesign para sa honey production at inyong mapupuna na ang karamihan sa kanila ay may third layer na. At mayroon tayong madadaanan mamaya na apat na layers na ang kanilang colony. Noong una ay ako'y nagdududa, mabubuhay nga ba dito ang mga bubuyog? Gayong ito ay katabi ng taniman ng palay? Kaya ang aking ginawa ay nag-alaga muna ako ng 5 colony upang subukan kung mabubuhay ba sila dito. Aking iniisip na kapag ka sila ay nag-survive sa nalulooban ng isang planting season ng tanim na palay, ibig sabihin ay pwede ang Stiglas B dito. Kaya nag-alaga muna ako ng 5 colonies upang sa gayon ay aking masubukan kung mabubuhay nga ba sila sa lugar na ito. Inobserbahan ko kung sila ay mabubuhay pagkatapos ng isang planting season. Ito ang sinasabi ko sa inyo na 4-layered na. Hindi na sila magkasya sa third layer, puno na, kaya akin ang dinagdagan ng pang-apat na layer. Matapos ang isang planting season ng palay ay aking binalikan ang aking mga colonies na sinimulan at aking nakita na okay sila, nagsusurvive sila at maganda ang kanilang kalagayan. Kaya mula noon ay aking pinasimulan ang pagpapadami ng mga colonies. At ito ngayon sila. Inyong makikita na very strong sila at sila ay ang sisipag na kumuha ng mga pulot. Inyo din pong subukan upang mapatunayan ang aking ikinukwento sa inyo. I-share po ninyo ang inyong mga naging experience sa comment box below. Tanging sa bandang Ilaya, mayroong mga puno ng nyog at iba pang mga fruit trees ang naroon na siyang pinagkukuna ng pagkain ng mga bubuyog. Meron silang kompletong source ng pagkain dito sa lugar na ito. Mula sa nyog at ibang mga fruit trees ay makakakuha sila ng nectar at ng pollen. Madami din ditong saging na pwede nilang pagkunan ng propolis na ginagamit nila sa paggawa ng bahay at ng mga honey pots at ng pollen pots. Pwede bang mag-alaga ng Stiglas B malapit sa taniman ng palay? It's a resounding yes. Basta marami silang makukuhang pagkain sa paligid. Always remember to invest in your health. Drink Stiglas B honey regularly. Invest in the conservation of our native bee. Be a Stiglas beekeeper today. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to family and friends. See you next time.